Hello guys, good evening. This is Marl and finally meron na tayong video again for like kung paano i-open line or SIM free yung phone natin na nabili natin dito sa Japan. So last time, ang network ko po kasi is AU, kaya AU lang po yung na-explain ko po yung process kung paano po siya. And this time guys, sa mga SoftBank users, eto po yung video para po sa inyo. But disclaimer po, since this one is ano po siya, eto hindi po ako SoftBank, wala po akong account sa SoftBank. So I went to SoftBank na site or official nila na ano po na website. Tapos i-explain ko po sa inyo yung magiging process para sa SoftBank user. So ito hindi ko talaga siya explain step by step kasi nga wala akong account. So i-explain ko lang sa inyo kung ano yung dapat yung gawin for this part. Okay, let's do it. So, ito po yung website po ng SoftBank po, guys. So, since hindi ako makalagin, guys, kasi nga wala nga akong account, pumunta lang ako doon sa SoftBank na website nila. Tapos, sinearch ko yun kung paano i-SIM free or SIM lock yung phone po natin. Ngayon, nakikita niyo sa taas, My SoftBank, SIM Rock Kaijo. Oh, this is key. Ho, seti ko dasay. Yun po yung sinearch ko po, guys. And ito po yung lumabas. Ito po yung nakita kong information, guys. Yan. Ito, una, My SoftBank Tenno Tetsuzuki. Tapos, pangalawa, guys, is Kishu Hontai Tenno Tetsuzuki. SIM Rock Kaijo no Kakunen Hoho. So, first, guys, is yung My SoftBank de Tetsuzuki suru. Yan po, guys, nakikita nyo. Ito, konyu kara, ito, 100 days. So, dapat 100 days after mo nabili yan, dun ka lang pwede mag open line or SIM free sa SoftBank. Of course, ito, diretso na lang tayo doon, guys, after 100. So, yan, uunahin natin. Ito po yung magiging paraan natin. So, una is dapat meron talagang ito, SoftBank, ne? My SoftBank. Maglalagin po tayo sa SoftBank. At di ko magawa yan, kaya pasensya na po sa inyo. Tapos, same with AU din po. Kailangan din ng IMEI. Ito po, ito, yan. The same, I think alam nyo na kung paano siya hanapin, guys. Sa SoftBank, I mean sa iPhone po, ito punta kayo sa setting, tapos sa general, tapos yung information. Makikita nyo sa baba yung IMEI. And sa Android naman, guys, punta lang kayo dun sa setting ulit, tapos yung ito, device setting. And then device informations, makikita nyo yung IMEI. Again, yan yung kailangan po natin. Same din sa AU po. Sa AU din is, ito, dapat merong kang, ito, my AU ID at saka IMEI. Kailangan mo yan para ma-SIM free natin yung phone po natin. Yes po. Tapos, yung una po is magla-login tayo sa, wait, sa tumatik ko na sign eh. Nakikita nyo yan, guys. Ito, hanapin nyo, punta po kayo sa SoftBank, My SoftBank. Ito yan sa taas. Ito guys, My SoftBank. And then, punta kayo sa Keiaku or Options. So, dito po sa baba guys, Keiaku or Option Country. Punta kayo doon, tapos hanapin nyo yung SIM Rock Kaijo Tetsuzuki. Tapos sa baba nyo guys, ilalagay nyo yung IMEI, tapos yung pangalan ng ito cellphone o yung unit po ninyo. And then, after that one, pupunta lang kayo dito. Pipindutin yan. Itong kulay blue. Yan. Pipindutin yan, guys. Tapos, na yung. Madali lang sa AU, guys. Ganun lang yung paraan nila. And that's finished already. Yun lang. Lalagay mo lang tapos, isusulat yung pangalan ng unit mo. Tapos, yung kulay blue, yung kanina. Yan. Pipindutin mo lang. And it's finished po. Tapos na po yung pagpapa-open line po natin sa phone natin dito sa Japan. Again guys, yan po yung step 1 po natin. Yung sa maglalagin tayo tapos ilalagay yung IMEI na. Tapos ito next and then i-check mo lang yung information tapos pindutin yung kulay blue. Again, punta kayo sa ito, guminasay. Balik tayo guys sa My SoftBank and then dito tayo sa yan, sa Keiaku Options Kanri. So, that is contract and option. And then, hanapin sa baba yung ito, SIM Rock Kaijo Tetsuzuki. Ito, dito guys, hanapin nyo yan. Tapos, sa baba nyan, ilalagay yung IMEI. Tapos, next.
And then, that's finished. I-check mo lang ulit, tapos na yan. Yan po yung magiging process po natin sa step 1. Additional information, guys, I think na-content ko na ito sa TikTok, pero sasabihin ko lang ulit dito, guys. Yun pong nabili ng mga phone na 2021, May 12, after that one, guys, ito yung mga cellphone po nila is naka-SIM free na po yan. So, hindi na kailangan na gawin yung process na to. That's it, guys. So, the same din sa AU. Yung sa AU naman is December, 2021 October 1. So, from that time, pag binili mo yung onwards, yung phone mo, eto SIM free na po yan. Sa SoftBank naman, eto po, May 12 po. After or on that day and onwards, pag nakabili kayo ng phone, hindi na kailangan yung process for this one kasi naka-open line na po yung cellphone po natin.